Okay mga langga, gawa tayo ng chicken scallions. Ayan yung kailangan lang natin, yung dahon, sibuyas dahon, tsaka drumstick, tsaka yung ginger. So ilagay lang natin sila, kuluan hanggang maluto yung chicken. So habang nagpapakulo dun guys, hiwain na lang natin yung ating mga garlic, tsaka yung onion, and of course yung ginger din. So pakigaya na lang, kung depende na rin sa inyo kung gaano kalaki yung paghiwa nyo ng ginger guys ha. Kasi sa akin kasi, yan talaga, hindi na siya kailangan talaga na may mga ano ha, yung mga slice-slice na talagang seryosong hiwa. Okay na yan. Kasi yung aroma lang naman ng ginger yung kailangan natin doon. Tapos yung garlic din, ganun din. At saka yung sa onion. So, kunting hiwa lang. Yung ginamit ko dito guys, yung onion na yan is yung maliliit. So, I'm not sure lang kung makahanap ko yung mga ganyan kasi minsan wala naman. So, pwede nyo rin gamitan yung malalaki. Tapos, hiwain nyo na lang siguro siya sa yung isang piraso, hiwain nyo sa apat. Ayan. So, balatan lang natin yung ating mga ginger. Tapos, puk-puk-puk-pukin na yan, okay? Para lumabas na yung bango. Para, ano yun, sa aroma niya. Ayan. So, habang nagpapakulo tayo doon, mga ano lang yun, guys. Pakuloan nyo lang yung chicken sa medium heat. Huwag masyadong malakas. In 20 minutes. 20 to 25, depende sa apoy nyo ha. Pero masyadong malakas, yung tama lang. So, habang nag-aantay, gagawin natin yung ating pang-aroma, okay? So, silip-silipin nyo rin yung chicken, okay? Baliktarin nyo rin every after 10 minutes. Para both po, bawat party ng manok is lutong-luto siya. Wala siyang dugo sa loob. Pag, ano, hindi siya parang pang-alanganin niya, parang may dugo pa. So, yan ha. So, pag natapos na natin hiwain yung ating mga sangkat, mga langga, prepare na lang natin yung ating next na gagawin. So, ready na po yung sangkap natin. So, yung chicken guys, buhusan natin siya ng konting magic sarap. Okay, nilagyan ko siya ng magic sarap kasi hindi na ako gumamit ng salt. Okay, so, kung may magic sarap kayo, pwede nyo siyang gamitan. Huwag na kayo maglagay ng salt. Okay, so ito nga, mag-mix na rin tayo ng ating toyo. Light soy sauce lang. Tsaka oyster sauce, konti. So, kayo na lang magtansya. Ako, hindi ko siya tinansya na. Mga 2 teaspoon ng, ano, 2 teaspoon. Tapos, kunting asin lang, okay? Tapos, halo-haloin. Haloin lang natin ng mabuti para magiging, ano, yung ma-absorb lahat ng ingredients, okay? Mag-mix talaga. Ayan, so, pwede na yan. So, silipin na natin yung ating chicken. So, ayan, medyo wala na siyang tubig. So, okay na yung chicken, guys. Luto na. So, ihanda natin yung isang bowl na may malamig na tubig, okay? O, lagyan nyo siya ng ice. So, yan yung ice water. May ice po yun, guys, ha, yung tubig. So, nawala lang yung yellow. So, lagyan natin yun sa tubig. Hayaan muna natin siyang lumamig ng mga 10 minutes dun sa ice water. Okay? Bago natin siya himay-himayin. So, hayaan natin 10 minutes yan. Mag-igisa na natin yung ating mga pang-aroma, guys. So, ayan yung mga sangkap. Sama-sama na yun sila lahat. Basta lang siya kasama dun sa may mantika. Kunting tama-tamang mantika lang mga palangga, ha? Huwag masyadong madami. Kasi masyado namang ano. Tapos ano na lang, ayan. So, okay na yun. I-mix na lang natin yung, kukunin lang natin dyan yung oil, okay? Yung oil ng aroma, okay? Na na-mix dun sa ingredients natin na ginger, garlic, onion, okay? Then, ihayaan natin siyang mahalo dun sa ating soy sauce na mixture. So, maghimay-himay na rin tayo ng ating manok. So, dandahanin na natin yung himay-himayin kasi I'm sure hindi na siya mainit. So, ayan lang guys. So, yung 3 piraso ng drumstick, kailangan talaga natin siyang himay-himayin. So, nasa sa atin na po yun kung talagang gusto niyo ba yung masyadong maliliit or medyo sakto lang. Kasi sa akin naman, sakto lang yun. Yan. So, ubusin natin yan hanggang kayo na yun, bahala guys, ha? Kayo na rin po bahala mag-adjust. Okay? Sa soy sauce, kung ayaw nyo man masyadong, baka mamaya masyadong maalat, adjust nyo na lang din. Ayan. So, after natin ma-prepare yan, ihanda, basta nakadurog na tayo, na, ay, nakaslice na rin tayo ng spring onion. Pang ano lang yun guys, pang toppings.
Yan. So, kunting ano lang. Kunting himay-himay. Pagkatapos niyan, syempre yung buto, huwag niyong kalimutan ibigay sa aso niyo. Di ba? So, nandun na kay latte. Para kay latte yung tatlong buto ng drumstick. So, simple ano lang to guys. Kaya yan. So, para naman maiba yung luto natin sa ating chicken. Hindi na lang lagi prito, ganyan. At least mas healthy. Kasi parang naka-steam lang siya or nakalaga. Ayan. So, yan na yon yung oil na, na mixture natin. I-mix na lang siya natin dun sa chicken. Okay? Halo natin siya dun sa chicken. Yung soy sauce. With oil na yun mga palangga ha. Kasama na yung oil dun. Ayan. Tapos, i-mix-mix na lang siya natin, mga langga. Ayan. So, haluin lang natin. So, pwede nyo siya i-adjust yung oyster sauce nyo kung ayaw nyo masyadong medyo baka maya maalatan kayo. So, pwede nyo siyang i-adjust. So, depende na lang po yun sa ating mga langga. So, ayan na. Then, after nyan, guys, okay, hindi natin pwedeng isama yung ano ha, yung mga napritong na-fry natin na garlic tsaka onion tsaka ginger. Huwag na natin isama yun. So, pag na-mix na natin, mag-sprinkle lang po tayo ng ating spring onion na yung maliliit. Ayan, lagyan natin siya sa top or pwede nyo rin siyang halo-haloan. Pwede nyo halo-haloin ulit. Pero sa akin, hindi kasi ako masyado sa ano, spring onion. So, ilagay ko lang siya sa taas. Tapos, syempre, mamaya haloin na rin natin. So, ayan na guys!